di ko alam kung ako yung tamang tao na dapat magsabi nito, pero napakasimple lang ng hinihingi nila, no? Kasi nakipagdigma sila, nakipaglaban para maging maayos yung kinagagalawan ninyo at ng mga susunod pang magiging rap artist sa mga susunod na panahon. Malay mo, yung anak ko maging rap artist. Check mga kanong paputok. Magandang madaling araw sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin? Well, pag-uusapan lang naman natin yung panibagong track na inilabas ni Kuya Basti. And yun, pasensya na, medyo na late. Pasensya na, medyo, alam niyo, lagi naman tayong ganito. Kasi nga, may trabaho tayo. And bukod daw mga paputok, ay may nilakad lang ako. Naimbitahan lang naman ako sa simple collaboration lang aking kaibigan. So, hindi naman para mapahindihan yung mga ganong tao, no? Dahil sobrang bait naman ngayon. So, shoutout muna sa aking kaibigan na si Jeril Madridano. Tsaka siyempre sa ating katuwang na video editor and also videographer na rin, no? Si Basil Valencia. Ayan, maraming salamat. So, ano pang hinihintay nyo? Tara at subukan nating pakinggan ang bagong track ni Kuya Basti. Okay? By the way, mga paputok, ang panibagong track nga pala nito ay ang title ay Hybrid, no? And Baste Fit Kangal. Yan. Actually, maninibago ko yun ngayon sa akin kasi nga sinumpong na naman yung lalamunan ko. So, ilang araw akong dinapag-vlog dahil siguro sa garo kasi kami ng konting kantahan dyan. And yun, napasabay lang tayo. Kilala nyo naman ako kapag nagpe-perform ako, no? Basta yung araw na nagpe-perform ako, basta solid yun, wala nang problema sa akin yung bukas, pakalawa, ikatlo. Okay? Pero mali yun para sa akin kasi nga dapat inaalaga natin yung boses natin. So, payo ko lang sa inyo sa mga manganganta dyan, rap artist or should we say banda, katulad ko nagbabanda ako, pigil-pigilan lang natin yung pag-inom ng malalamig. Okay, yun lang naman masasuggest ko sa inyo. Tubig, simpleng tubig lang, yung katamtaman, yung maligamgama, ganun lang naman mga papatok, no? And ano pa kanihintay nyo? Masyado na humahaba yung intro natin gaya ng ginagawa natin dati. And shoutout muna sa inyo lahat and maraming salamat dahil na-reach na natin yung first video natin na 100k views, which is yung 2G mula kay 6th and shoutout ulit Kuya Sixthread and also 17k subscriber na tayo mga paputok. Ayan, 17k na yung mga paputok natin dyan, no? Ang baho na natin, nagpuputok na tayo. Siguro saka na tayong maligo lahat kapag ka, 20k subscriber na tayo. Okay, isbihan. Okay, game, pakinggan natin mga paputok. Pasensya na, baka mag-expect kayo sa anong damn what, pero subukan natin mga paputok, no? Kasi depende pa rin sa maririnig natin yan. Okay, okay, start tayo, ha? So yung mga paputok, magsisimula na tayo at alam kong napakahuli na natin mga paputok, pero hindi dahil ilan yung para hindi natin gawin to mga paputok. Lagi ko sinasabi sa inyo, tatlong araw man na lumipas, dalawa, apat, basta gusto natin gawin, gagawa natin yan. Dahil yun yung mga request nyo mga paputok, no? So ito na nga yung Hybrid by Basti Fit Kangal. So makikita natin yung mga hashtag New Era Diss, Alter Ego, and Brains. So dito, si Fit Kangal ba ay siya ba yung alter ego ni Kuya Basti? Pakigurit na lang ako kung mali na naman ako, no? Okay mga paputok, tuloy tayo, ha? Simulan na natin to, let's go! If you had one shot, or one opportunity. Min, gumamit siya ng linya ni Eminem doon, mga paputok. Kung mapapansin nyo, mga paputok, there's something wrong doon sa sinabi niya, no? Pinapipili ka, no? Kung eto ba o eto pa. Pwede pa maayos, parang ganun, no? Titin ko lang, ha? Yun yung bitaw ni Eminem, men. One shot. One shot? One opportunity. Di ba? Okay, tuloy tayo, mga paputok, ha? Hey, yo, man. Hey, yo, man. Di lang kanto. Di lang kanto. Dunggala Records. Quirrell Beats. Basti. Basti. One. Two. Ooh. Man, ba't parang mali yung spell ng Patay ka kay Kuya Jyoti. Hindi, parang may something, ha? Ba't kaya ganun yung spelling? Game, simulan natin to. Kung matalo ka sa rockin' homeboy, disappear. Mga basic pa lang kayo kung umasta parang premier. Ipakita nyo ngayon, kaya ba kayo i-reveal? Kasi kukunin ko lahat ng fans nyo. Mga paputok, eto na, no? Kukunin Kuya Basti yung fans ng kung sino man yung mga fans nyo, mga paputok, no? And ngayong upcoming years, tama ba ako? This upcoming years, men, kukunin talaga. Hindi ko alam kung sa papaano paraan makukuha ni Kuya Basti yung mga fans nyo, no? Kaya subukan natin tingnan kung ano yung mga nakalatag niya dito. Diss track ba to, men? Diss track ba to? I think. Okay, tuloy tayo. Upcoming years! Pumalik
Nagawin ko besek to parang Ray-Tray. Oh man, unexpected man. Wait lang, may papakita lang ako. Naalala ko lang yung pusang ligaw ni Kuya Basu, Escapon, tsaka ni Outron. Titingnan lang natin, at least may idea kayo sa mga bago dyan kung paano nga ba bumanat si Kuya Basu nung time na yun. Okay ha, pakita ko lang sa inyo ha. Napaka-fresh ko, bagong ligo. Lahat ng lyrics mo panis, ang baho, amoy ligo. Oh, di ba narinig niyo yung mga paputok? And may part dyan mga paputok na sinabi niya yung dila niya daw is parang simple pa lang, hindi niya pa nilulipitan. Wait, hanapin ko. Babae pa ko ngayon, hindi ko pa ginagamit ang tinagong kapinalan. Yun. Nakita ko na mga paputok, no? Hindi niya pa daw ginagamit yung dila niya na mananalem. Babae pa ko ngayon, hindi ko pa ginagamit ang tinagong kapinalan. Okay, mga paputok, may Eminem lines dun sa una, tapos dito nagbanggit pala siya ng Eminem, man. Okay, dito pa lang pala, no, nag-kill shot na siya ni Eminem. Nakita niyo yung galawan ni Kuya Basti nung time niya, no? Bumanggit siya ng kill shot ni Eminem, and then after nito, mga paputok, mabait pa daw siya nito, no? Hindi niya pa daw ginagamit yung dila niya na mananalim. Dito na nga, balik na tayo dito sa hybrid, mga paputok, no? Mukha nga dito niya gagamitin, no? Kasi may fit kang nalim, eh, mga paputok, eh, no? Ito na yun, mga paputok. Ulitin ko lang, ha? Nagulat ako sa galawan dun, eh. Real talk, nagulat talaga ako. Okay, ulit. Pumalik ka tayo elemental, eh. Nagawin ko besek to parang Ray-Tray. Hindi po ko kilala yes eventually, pero di magtataga, you will know me. No. Puro kabilis like Flash, malapit na flow mo, pero no cash. Pwede ko talas sa sarili ka sa ito, cause... What? Puro kabilis like Flash, malapit na flow mo, pero no cash. Pwede ko talas sa sarili ka sa ito, cause... Umay, ano yun? Hindi ko naiintindihan. Sobrang bilis kasi kayo, Basti. Puro ko Flash, no cash. Tapos pagdating sa dulo, hindi na lyrics. Tingnan mo, ha? Cash, pwede ko talas sa... Ay no, wali ko talaga para to cause. Oh man, di ko naiintindihan yung part na yun. Sa akin lang mga paputok, parang ano, sa sobrang bilis mo or bilis-bilisan mo, no, na wala namang cash, then after nito hindi na maintindihan yung bitaw mo. Parang ganun, di ko sure. Pero mga paputok, kung tama yung naiisip ko, kasi biruin yun, subtitle na lang yun, lyrics na lang yun, pero mukhang sinadya naman kasi hindi naman typographical error yung nangyari. Ang nangyari talagang sinadya yung mali-mali spelling, or wala na nga yata na buong letra, puro ano lang yun, yung symbols, eh. Optimo symbols lang, no? Check nyo na lang kung ano to, no? Baka naman walang meaning, or mukhang meron din. Sorry to say that, pero mukhang meron din talaga. Okay, tuloy na tayo. Cash, pwede ko talas sa sarili ka sa ito, cause dahil ang bilis ko, patapong track. See? Puro silang judge you want someone, dapat tumaan ka mo nung hagkado. Okay. Dahil ang dinis niya daw is patapon trash. Sana nagigits niyo yung pinagsasabi ko ngayon, no? Medyo naguluhan lang ako sa part na yan. See? Puro silang judge you want someone, dapat tumaan ka mo nung hagkado. Class kasi to branded apple, ang gusto na politics mong at mga paputok, para sinasabi nila na kailangan mo muna daw dumaan sa rap battle, no? Then after nito, no, sabi ni Kuya Basti, no, hindi na siya dadaan doon kasi may clash siya na para daw siyang branded na apple na kung saan ganong kalupit ang gusto niya dun sa rap Olympic. Okay, tuloy na natin, ha? Olympics, mong kay Kasalba, di mo ba alam sila na unato, wala ba sila, may grupo ka ba? First rap group sa Philippines. Mga paputok, narinig niyo mga paputok, first rap group sa Philippines. And then after nito mga paputok, karagdagan din natin, no, na yung Salba daw ang mga nanguna. Okay, kung wala daw ang Salba, may grupo ka ba daw ngayon? Sabi dito ni Kuya Basti. Tuloy tayo mga paputok. First rap group sa Philippines. XB ka ba daw kung wala sila sa scene? Okay, XB ka ba daw kung wala sila sa scene yung Salba Kuta, no? Tingin ko yun yung tinutukoy niya dito. Okay, tuloy tayo. Mukhang pinupunto na talaga ni Kuya Basti, no? Siguro may mga dinero nung una, hindi ko lang napansin masyado, no? Okay, tuloy tayo. Sorry ha, humihina ako ngayon, ha. So now you know, paghihak ka na, but you know, pinag-rap madali noon. So napagawa na palaboy ngayon, ganun. Oh man, pag ganun, naririnig ko si Sixth Street noon, pre. Ulitin ko lang mga paputok, ha, naririnig ko si Sixth Street. Hindi ka ba na kung wala sila sa scene? So now you know, paghihak ka na, but you know, pinag-rap madali noon. So napagawa na palaboy ngayon, ganun. Ultimo, man. Naririnig ko si Sixth Street, mga paputok, no? And, ano, nagulat kayo, man? May ganito palang tirada si Kuya Basti, no? Sa mga hindi nakakakilala, no? May ganito pala. Ulitin lang natin, ha? Shoutout sa'yo, Kuya Basti, ha? Si Kuya Basti, isa din yan sa ano, eh. Sa nagpaalala sa akin. Shoutout din ako niyan sa live niya na tayo daw is bilang reactionist. Gawin lang daw natin yung part natin. Sige, mag-react ka lang. Alam mo yun, kung ano lang yung gustong ilahad ng artist, yun lang yung sabihin mo. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa simpleng salita ni Kuya Basti na
kinuha ko siya as ano, fertilizer para mas lalo tayong maging ano, isang malawak ang pang-unawa, intindihin natin. Huwag tayong makihalo sa mga nangyayari ngayon. Parang ganoon mga kapatok. Well, dito naman natutuwa din ako mga kapatok kasi nakikilala na rin tayo nila Kuya Basti kahit papaano. Syempre, marami pang reactionist no, na kung saan isa nakilala ko din mga kapatok no. Tuloy-tuloy mga kapatok. So now you know, paghihap ka na, but you know, Sino nagbago? Tingin nyo? Sinong nakapagbago na yung Pinoy rap noon na bago na daw ngayon? Parang ganun, no? Hey. Tama nga naman, nilahat mo na yung old school, di ba? Ulitin ko lang ha, nilahat eh. Tubo na palaboy ngayon, ganun. Distant fashion, napakabadoy daw ang old. Ayun, napakabadoy daw ng old school. Does it make sense, di ba? Nilahat mo na sila, di yan cool. Nagits mo ba? Para sa amin to'y kultura. Di ko hate si Batang, pero sa hip-hop mas lamang pa siya. Tika. Badang men, para sa amin to'y kultura. Di ko hate si Badang, pero sa hip-hop mas lamang pa siya. Uy, na-shoutout ka dito, Badang ha. Grabe, na-shoutout si Kuya Badang. Sana all ma-shoutout ni Kuya Basti. Yung nasarap yung pangalan natin, no. Parang si Paputok, parang ganun. De, joke lang, Kuya Basti, joke lang. Okay, tuloy tayo ha. Pero sa hip-hop mas lamang pa siya. Malamang ganyan reaction, pabalo. Magaling sa comment, parabong. Totoong gagawin, pero sa tunay mahina kang nilalang. So yung mga pagputok, nakita nyo yun, no? Matapang sa comment. Pero sa tunay na buhay, hindi nyo naman magagawa yun, no? Sino kaya tinira dito ni Kuya Basti, mga pagputok? Ulitin ko lang ha. Malamang ganyan reaction, pabalo. Magaling sa comment, parabong. Totoong gagawin, pero sa tunay mahina kang nilalang. Kung matalo ka sa rakin, homeboy, disappear. Mga basic pa lang kayo kung umasta. Ipakita nyo ngayon, kaya ba yes, ngayon ngayon? Tama ba ako yan ba? Kukunin ko lahat ng fans nyo. Disappear. Kung matalo ka sa rap game, homeboy, disappear. Mga basic pa lang kayo kung umasta parang premiere. Ipakita nyo ngayon, kaya ba ngayon i-reveal? Kasi kukunin ko lahat ng fans nyo. Disappear. Oh yes, gusto gasolina, eto para lumiyak. Gusto ko tong musical pero mas masarap classic gin bulak. Mga paputok, ito na yung mga paputok. Gusto niya din pala yung new school, sabi ni Kuya Basti, no? And nabanggit niya dito na gusto niya yung classic gin bulag. Okay? Mabigat niya para sa atin. And shoutout sa mga manginginom, pero hindi yun yung point doon. Ang point dito is classic, no? Na gin bulag. Sabi, may pagka old school pa rin, no? Yung pa rin yung strip niya. Okay? Hindi mo alam sino ako, aso ba ko ng hari? Where? Tapos sinabi niya dito, no? Kung aso ba daw siya ng hari? Siguro may nagtatanong, aso ba ng hari ito si Basti? Okay, ulitin ko lang. Ha? Parang ganun yung narinig ko eh. Hindi mo alam sino ako, aso ba ko ng hari? Di ako kilala, pero ang kwento ko Bobby Boucher. Oh, wow. Gumamit siya ng Bobby Boucher, no? Hindi ko alam kung paano yung pronunciation yun. In-explain niya naman yung side niya dito na di daw siya kilala, pero ang kwento niya Bobby Boucher. Bobby Boucher. Tama ba basa ko, Bobby Boucher? Yun daw yung kwento niya, no? And yun, para sa mga hindi nakakalam, eto yung tinutukoy niya. Okay, so tuloy tayo mga papatok. Tumugo ilong na brain freeze sa baong mislet. Bakit may ilong doon, men? Tumugo ilong na brain freeze. Oh, but may ano dito, bakit may ilong, no? Tumugo ilong na brain freeze. Okay, wala lang, naisip ko lang yung ilong. Tuloy tayo. Fucking DK, I go slow, sige for all your spec. Wag mong i-challenge yung taong ba't ikaw na style around. Iwan ka pa lang, E9S na ang iyong kinalaban. Iwan ka pa lang. Ano ba yun? Parang Rango ba yun? Or SSS? sorry ha. I think Rango yun mga paputok para sa atin. Or kung ano man mga paputok. No? Okay, tuli tayo. So dun pa lang eh dapat daw nag-guess mo na. Respeto sa nauna. As in lahat parang ama ina. Respeto sa nauna. As in lahat, no? Parang ama at ina. So nga naman, no? Mga paputok, no? Mag-quit ka na, di ka natanggap pa ng hip-hop. R&B na lang, pwede love song, basta wag sarap. Actually, no? Kung nagugulungan ka dito sa rap, no?
okay, sa rap. Dito sa genre ng rap or category, no? Sorry, ah. Kung naguguluhan ka dito, may problema ba kung lilipat ka dun sa R&B, sa reggae, or love song? Tinutukoy ko lang yun, ah. I mean, may pupo na ba sa'yo dun? Oy, dapat igalang mo din kami, no? Tingin mo kaya kukuha din dapat sila ng respeto sa'yo? Tapos, kung babastusin mo sila, hindi ko lang alam kung anong mangyayari kung babastusin mo yung mga nandoon, no? Kung sino yung papasukan mo. Pero, pinapointin ko yung Bastin, basta wag lang rap. Doon ka na sa R&B, reggae, and love song, sinabi din doon, di ba? Medyo magulo, pero okay, tuloy tayo, ha? Sinong nangyari? Akala mo siguro din namin kaya mga ginagawa ng elemento rap sa gato panahon. Matagal na kami ninabong na nagkanyang talento, pero lumalabas kami pa kailangan parang ngayon. At kami na nagsilabas na napasawa, mas lalo yung nakatakot na mukha pa ko sa tayo. Matakot ka sa dalawa. Oh, nabanggit ka pa, nakatakong. Actually, naiintindihan ko naman, pero mas pumasok sa akin yung takong. May bakla pa ako nabasa. Ulitin natin, ang bilis ko yung Basti, men, ha? Ang bilis nito ko yung Basti, ha? Easy ka lang, no? Naalala ko tuloy si Whitey, men. Yung mga tirahan. Shoutout ulit kay Kuya Whitey, no? And, sana, makakolab natin si Kuya Whitey. Kahit hindi tayo rapper, ako chorus. La 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 la. Okay, wait lang, ha? Dating lang natin, ha? Ang bilis kasi kay Basti, eh. Nangyari. Akala mo siguro din namin kaya mga ginagawa nung elemento rap sa gato panahon. Matagal na kami ninabong na nagkanyang talento, pero lumalabas kami pa kailangan parang ngayon. Oy, lumalabas pala sila kapag ka tulad ng ganito yung nangyayari ngayon. Okay? No, akala nyo hindi sila gumagamit ang mga ganong elemento, pero nagagana na sila speed rap, tapos lumalabas lang sila kapag medyo magulo na yung rap. Parang ganon. Actually, isa sa mga napanood ko yung kay Boy Abunda na binanggit din ni Sir Andrew Ion. Sinabi niya doon na nalabas lang siya kapag kinakailangan. Okay? So ginamit din ni Kuya Basti yung puntong ganon. Ang ginagawa nyo ngayon may kumrap sa gato panahon. Matagal na kami ninabong na nagkanyang talento, pero lumalabas kami pag kailangan parang ngayon. Ang dami na nagsilabas na napasaway, mas lalo yung nakatakot na mukha pa ko sa tay. Narinig niyo yun? Pasaway, nakatakong, bakla sa tay. Pero lumalabas kami pag kailangan parang ngayon. Ang dami na nagsilabas na napasaway, mas lalo yung nakatakot na mukha pa ko sa tay. Matakot ka sa dalawang tao na sinabi mo sa post-mortem. Tapos sa'yo nun na meron baka na matakot. Matakot daw sa ano? Sa dalawang tao na nag-post? Sino yun, man? Matakot na mukha pa ko sa tay. Matakot ka sa matakot ka sa dalawang taon na? Dalawang taon na sinabi mo sa post-mortem. Magiging tawag sa'yo nun. Tawag sa'yo. Pero baka. Oh! Mali yung magkakaintindi, mga paputok. Sorry, mga paputok. Bastig. Grabe, solid, man. Solid, mga paputok. Alam nyo kung bakit? Hindi pala dalawang tao na nag-post. Kaya sabi ko, sino yun, eh. Ang tinutukoy pala dito ni Kuya Basti or si Kangal na ba yung nabanat? Hindi, chorus lang ata si Kangal, eh. Ang tinutukoy dito ni Kuya Basti, mga paputok, yung post niya na yung e-community ko, pinost ko sa community ko yun, di ba? Abot doon kaya Audio Mac, no? Na kung saan nag-post siya na after 2 years, nandun daw yung pinakamalupit na bawi niya sa lahat ng dinidis ng Dunggalo. Ang pinakabawi ni OG Mac ay yung after 2 years, mararamdaman nyo na wala na kayo yung genre na ni OG Mac or style niya, yung tinatangkilik ng buong tao dito sa rap music industry. Nagagets nyo ako? Pahay kayo nun. Actually, dun sa binitawan ni OG Mac, hindi lang Dunggalo yung nadali doon, men. Nadali din yung 187 Mobstas doon, mga paputok. E nagtataka ako, bakit hindi sila na-trigger doon? Dahil ba sinabi ni OG Mac na sa mga nandidis sa akin? Okay, pag sinabi mong sa mga nandidis sa akin, Dunggalo yun. Given na yun. Okay, kasi may inaayos nga eh, pinapagalitan na yung mga bata. Pero kung 187 ako, sa akin lang mga paputok ha, sinabi niya yun na after 2 years, mawawala na yung mga style ng mga yun. Medyo damay din ang 187 doon. Okay, kasi hindi naman kagalawan ni OG Mac si ano eh, ang 187 eh. Kumbaga matataklo ba din yung style ng 187 para sa akin mga paputok, no? Yung tinutukoy mo sa post mo na after 2 years, ay ang tatawagin na sa'yo ay batang namatay. Kakatakot naman kay Basti. Hindi naman siya pagbabanta, pero parang ano din siya, parang namatay yung gusto mong ipaglaban. Doon na lang natin ipunto. Okay, ulitin ko lang ng konti para mas maliwanag sa inyo, ha. Sinong nangyari? Akala mo siguro din namin kaya mga ginagawa nung elemento rap sa gato panahon. Matagal na kami ninabong na nagkanyang talento, pero lumalabas kami pag kailangan parang ngayon. At kami na nagsilabas na napasawa, mas lalo yung nakatako na mukha pa ko sa tay. Matakot ka sa dalawang tao na sinabi mo sa post magnig. Tapos sa'yo nun na meron batang namatay. Matalo ka sa akin, homeboy. Pinagbigyan ka na, makinabang sa jena, naliligha ni Maniwata.
Ngayon, hindi nang banag doon, Nils. Oye, Basti wins. Sa akin, homeboy, disappear. Mga basic pa lang kayo, umumata parang Daniel. Di makita nyo ngayon, kaya ba nyo i-reveal? At sa'y kukunin ko lahat ng fans nyo. Disappear. Kung matalo ka sa akin, homeboy, disappear. Mga basic pa lang kayo, umumata parang Daniel. Di makita nyo ngayon, kaya ba nyo i-reveal? At sa'y kukunin ko lahat ng fans nyo. So yung mga paputok, maliwanag na sa akin, no, na bakit yun yung title, bakit kukunin yung fans. Dun pa lang, mga paputok, pinaliwanag na ni Kuya Basti dun sa mga lines niya, no, kung saan posibleng makuha niyo yung mga fans. Posible, dun sa binitawan yung mga lines. Dun sa uli, mga paputok, ang bigat nito, men. Pakita ko lang sa inyo, ha. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo, pero ang bigat nito, ha. Tingnan nyo, mga paputok. Pero dyan na ang lahat, pinagbigyan ka na. Makinabang sa dyan na nalilikha ni Maniwata. Pati mo, pinagbigyan ka na, eh. Kumbaga, nandiyan na yung lahat, okay? Pinagbigyan ka na dun sa genre na pinasok mo na pinaghirapan or pinaglaban ni Maniwata, okay? Ano kung saan, siyempre, si Sir Andrew yung umuno dyan. Nakipaglaban. Hindi lang naman si Sir Andrew, siyempre. Francis M., Michael V., para sa mga hindi nakakalam, kasama din dyan si Michael V. And, siyempre, marami pang mga ilang-ilang grupo. Pero, pinagbigyan ka na nga, tapos ganun pa yung gagawin. Pati mo, ha? Ito gagawin niya. Binabalik ang pormahang pangkista. Pero bakit binabalik yung pormahang pangkista? No, kung saan yun yung pinaglaban nila noon. Okay? Ano daw mo dun respeto sa mahal ninyong kultura? Bege ka, anak ka ng boo! Isa ka rin mature na rapper! Ano ka naging OG? Di ka nga nakatigil ng 20 second massacre! Kung makatanong kayo kung ba't kami galit? Kasi mahal namin ang Pinoy rap! Muna nung siya pa'y maliit! Okay, tapos na yan. Nagtataka lang din ako sa iba kung ba't nagtatanong pa sila kung bakit pa kayo galit na galit sa amin. Well, gaya ng sinasabi ko sa inyo, mga putok. Once na pumasok ko sa isang galawan, galawan talaga yan, dapat alam mo yung pinasok mo, man. Dapat alam mo kung ano bang history ng rap dito sa Pilipinas. Nakataguyod na ba antimanyan? Nakipagdigmaan pa? Tatanungin mo yung sarili mo, eh, no? Like for example, ako, papasok ako sa isang basketball team. Pagpasok ko dyan, champion na ba Antimano to? Ay, hindi, man. 4 years pa kami bago nag-champion. Kasi nakipagdikdikan kami sa ibang team. Ipinush namin basketball ang maglalaro dito sa lugar na to. Walang volleyball. Kung may volleyball, bubukod. Layo yata sinasabi ko. Pero mukhang malapit din. No, hindi, nagigets nyo ako. Sabi namin, ang maglalaro lang po dito sa gym na to is basketball. Parang gano'n, no, mga paputok. Hindi ko alam kung yun na yung pinaka-best na dahilan. Hindi ko alam kung yun yung pinaka-magandang ihalimbawa. Pero dapat alam mo, bago ako pumasok, alam mo, kung nakipagdigmaan ba sila bago ako pumasok sa magandang kinagagalawan mo ngayon. Kasi syempre, gagawin mo na lang, men, pagpasok mo dyan. Nakipag-battle ka, tarat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 
rap ka na. Unlike dun sa dati na hindi naman rap ang pinaglalaruan eh. Nakikipagtalo sila sa mga ano, mga pakista. Dun sila nakikipagtalo sa mga pakista. Makikipaglaban ka, and then after nito, champion ka na, gagawa ka ng kanta, makikilala ka. Rap artist ka na noon, men. Pero hindi yun yung punto ko dito. Ang punto ko dito, mga paputok. Dapat, alam din natin na yung mga taong to, yun yung talaga nakipagding. Yun lang naman sa akin. Yun, lagi naman yun yung sinasabi ko, mga paputok. Pasensya na kayo, ha. Kung paulit-ulit ako. Hindi ko alam kung ako yung tamang tao na dapat magsabi nito. Pero, napakasimple lang ng hinihingi nila, no? Kasi nakipagdigma sila, nakipaglaban, para maging maayos yung kinagagalawan ninyo at ng mga susunod pang magiging rap artist sa mga susunod na panahon. Malay mo, yung anak ko maging rap artist. Hindi ako papayag na yung anak ko hindi niya malalaman yung tunay na istorya or pinanggalingan or pinagmulan nung nagustuhan niyang forte or genre dito sa music industry. Hindi ako papayag. Sasabihin ko sa kanila na eto, kilalanin mo, respetuhin mo, na nahimik man sila dito sa kinagagalawan natin, pero dapat mong tandaan na sila yung mga nanguna. Okay? Kung wala sila, wala ka dito. Uy, napakasimple nun, men. Gets nyo na yun. Well, napakahaba nang sinasabi ko. Nais ko lang na magpasalamatan si Kuya Basti. And syempre, yung kafit niya dito na si Kangal. Okay. Thank you so much. Another track na naman sa tenga natin na maraming mamumulat. And siguro, sa akin lang mga paputok, may mangilan-ngilan na nakakaunawa na, na dati hindi. Okay? So yun lang mga paputok, maraming salamat sa pagtanggap. Sa mga
mangilan-ngilan na nagtataka sa akin bakit ganito, bakit ganyan, ay huwag kayong mag-alala, hindi pa ako galit sa inyo. Karapatan nyo po yan na sabihin nyo, ang pogi mo, nok-nok. Karapatan nyo po yan, mga paputok. No? Sa akin naman, supportado ko kayo dyan. Hindi na ako nagko-comment dyan, pero nilalike at heart ko yan. Dahil wala. Respeto pa rin sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat, sa mga sumusuporta, sa mga paputok natin yan. Thank you so much. And huwag nyo kalimutan, mag-like, follow sa aking Facebook. Uy, hindi lang ako nag-promote, men. Facebook ko yan. Sorry, huwag na pala. Napapromote ako, men. Ako nagpo-promote ng Facebook ko. Usually, yung mga sponsor ko. No? Hindi, bakit ako nag-promote ng Facebook? Sige na nga, nagpo-promote ako ng Facebook kasi doon ako magbibigay ng sticker, free sticker, mga paputok. Okay? Sa mga kaya nating maabutan, bibigyan natin yan. Okay? Lalo dito sa Laguna. And shoutout sa inyo lahat. Like and follow kayo sa Noknok Paputok page and maraming salamat sa inyo lahat. And syempre, bago tayo magtapos, mga paputok, gaya ng nasabi ko sa inyo, ay bibigyan ko kayo ng mga ilan-ilan na shout. Konti lang naman to, napansin ko kung konti nyo nagko-comment. Virgilio Kilda Jr., Rojan Rondo, okay? Mga legit ko talagang subscriber to. Marvin Lee Adefin, Kuya Boji Musika, Rosabel Rivera, shoutout, tsaka sa anak niyong si Red Rivera. Yo, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga nagtatanong dyan, kung lagi ako makapag-vlog, hindi ko po magagawa dahil may trabaho po ako. Once again, ako nga pala si Nok Nok Paputok na laging magsasabi, checker, speaker, kapayapaan. God bless us all and pray for us. Woo!